ay ang aking tatalakay naman ay ang pagkakataon na magkaroon ng personal na pakikipag-ugnayan si Moses sa Diyos ng mga tumutupok na apoy. Encountering God, the consuming fire. Kahit nasa banal na kasulatan ay tinukoy ang ating Diyos na tumutupok o namumugnaw na Diyos. Maaring nung unang panahon ay kinatatakutan ang Diyos na ito dahil sa salitang tumutupok siya. In the right sense, kung hindi mo talaga lubusang personal na kilala ang Diyos na ito, maaring magkaroon ka din ng takot at mga pangamba. Encountering God, the consuming fire. Sa Deuteronomy chapter 9 verse 3, muling pinagpatuloy ng Panginoon na ikipag-usap kay Moses. Verse 3, therefore, understand today that the Lord your God is He who goes over before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you. So you shall drive them out and destroy them quickly, as the Lord has said to you. Kalastasin mo nga ang araw na ito, sabi ng Panginoon mong Diyos, na siyang mangunguna sa iyo na parang mamumugnaw, tumutupok na apoy, at kanyang lilipulin sila at kanyang payuyukurin sila sa harap mo. Sa gayoy, iyong mapalalayas sila at iyong malilipol silang madali na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon. Kung ating pag-aaralan ang ibig sabihin ng encounter, pagdating po sa mga sundalo, sa mga pakikipaglaban, kapag sinabi mong encounter, this is engagement. Ito'y pakikipagdigma. At ginamit din ito, ang salitang ito, sa ating Panginoon sa banal na kasulatan. Pero ang nangyari dito sa panahon ni Moises ay totoong isang encounter na kung hindi mo kilala ang Diyos na ito, ang nasa utaang, nasa isipan mo ay maring madaig ka dahil siya ay Diyos. Dahil ang nasa isipan na marami, pakikipagdigma. Encounter means to meet as an adversary, to engage on conflict, to come upon face to face, to have an experience, a particular kind of meeting of experience with another. Ito isang pakikipag-ugnayan sa iba upang magkaroon ng karanasan. Nalugod ang Panginoon kay Moises dahil sa nakita sa kanyang pagnanasang matuklasan kung ano nga ang nasa bundok ng Sinai. Dahil sa tuwi nang siya'y nagpapastol ng kanyang mga kahayupan ng kanyang binan, palagi niyang nakikita ang may nasusunog sa bundok ng Sinai. Kung nakakita na kayo ng wildfire, ganun ang pagkakatukoy ng maraming mga mangangaral. At nagkaroon siya ng isang pagnanasa. Makita po niyo ang larawang yan na nasa screen. Nasa tuwi na ay nagugulat siya sapagkat palaging may sinag ng apoy na parang may nagsusunog sa bundok na yon, na nagkaroon marahil sa kanya ng isang marubdob na pagnanasa na minsan ay kanyang aakyatin ang bundok na ito at makita, matuklasan kung ano ang nasa loob nito. At nagkaroon nga na pagkakataon na magtagumpay siyang narating ang bundok ng Sinai. And God called Moses. When he saw him, ito ang isa sa mga strong word. When God saw Moses, when he turned aside, this is the word, this is the act that God had seen to Moses in order for him to have pleasure. Through the burning bush, God was pleased. Exodus chapter 3, verse 3. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. Binibigyan ko lang po ng lugtong ng konting introduction
at pagbabalik-aral. At nung siya'y naroon, tulad ng makikita ninyo sa larawan, the angel of the Lord appeared to Moses at lalo siyang nagulat sapagkat may anghel na lumitaw sa kanyang harapan na lumitaw galing sa burning bush. And God spoke to him. Sa Exodus chapter 3 verse 2. As you have read in verse 11, doon ay nagkaroon ng ugnayan magpag-uusap ang Panginoon at si Moses. At nasabi nga ng Diyos na, I have called you Moses because I heard the cry of my people being a slave in that place. So I heard them, I came down in order to save them. And I'm pleased because you have come up and I want to call you to lead them to go out from Egypt and free them from Pharaoh. And you will be the one I chose you. At ito ang isinagot ni Moses. Din sa ating kalaman nating na talakay sa Exodus chapter 4 verse 10. Una, sabi niya, I'm not qualified. I don't know much, Lord. They will not believe me. I am not eloquent. Hindi ako magaling magsalita. Send someone else. Ang iba kaya hindi kinalulugdan ng Diyos at maaring hindi sila napipili upang dumako at utusan ng Panginoon sa isang mahalagang misyon ay dahil sa mga hadlang tulad ng sa kanilang kalalagayan sa buhay, their attainments, their fame, and their wealthy friends ayaw nilang iwanan. Having treasures that they valued in their lives. But one thing, if you decide to have an encounter with God, you have to consider that what's most valuable is not we have in our lives, but who we have in our lives. Kapag ang isang tatawagin ay merong Diyos na sinasampalatayan that controls everything, desire for God, mangingibabaw ito and mapapansin ka ng Panginoon. Napaka gandang pakinggan na God called Moses. Pero ang totoo, mga kapatid, mga magulang, sa 40 taon ni Moses sa Egypt, sapat na ang kanyang naging kaalaman at kasanayan. Before he climbed up to the Mount Sinai, 40 years he stayed in Egypt. Isang na tinaguriang anak ni Paraon at kasakasamang nagtayo ng mga gusali roon. 40 years at kung ating susumahin ang kanyang pinag-aralan, yung kanyang kasanayan, yung kanyang training ay sapat na upang kung tutuusin ay kayang-kaya niya yung sinasabi ng Panginoon, hindi niya dapat tanggihan. Kung yung sinasabi niya na, I'm not eloquent, magaling siyang mangaral, magaling siyang magsalita dahil kinausap niya yung dalawang nag-aaway. At napatay nga niya yung isa dahil matigas ang ulo kaya siya tumakas. At nakarating siya sa bundok ng malapit sa Egypt. Maraming pagkakataon sa dami ng mga tinawag ng Diyos ay hindi nagiging karapat-dapat sa paningin ng Panginoon dahil nauuna ang mga kalalagayan sa buhay. Nauuna ang naipagmamalaki ang mga posisyon, mga napag-aralan at kalalagayan sa buhay. Kaya hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang nagustuhan ng Panginoon marahil kay Moses, nalalaman ng Diyos na puno ng karanasan si Moses. He was trained at siya'y bihasa marahil sa paghawak din ng mga sandata dahil ang mga Ehipsyo ay mga mandirigma. Ngunit nagustuhan siya ng Panginoon katulad din po sa bawat isa sa atin na kung tatawagin ka ng Panginoon, you will not be victorious. Hindi mo mawi-win ang puso ng Panginoon kung ang iyong isa ibubungad sa kanya dahil sa ikay nagtapos sa isang kurso, dahil ikaw ay mayaman, marami kang kaibigan. Hindi ito narinig ng Diyos kay Moises. Nakita niyang pagpapakumbaba at takot marahil na naisip ni Moises na hindi mahalaga ang lahat ng kanyang naging kaalaman dahil Diyos ang kanyang kausap na walang hanggan at banal. Nagsimulang mabago ang simulain ni Moises at pananaw sa buhay
na marahil nung kausap niya ang Panginoon ay may mga agam-agam. May mga agam-agam sa kanya. Ngunit nawala marahil dahil the fear and doubts slowly converted to hope and courage with God because the promise. Because God promised him that from Egypt, he will be with him going out from Egypt, going to the promised land. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil nangako ang Diyos na sasakyan niya ang Panginoon saan man sila makarating. Hanggat hindi natin natatagpuan, mga kapatid, ang dahilan kung bakit ka nakalagay dyan sa iyong kinalalagyan. Marahil maraming katanungan si Moises, bakit kaya ako narito ngayon at nagpapastol samantalang ako'y isang taong isa sa mataas sa Ehipto at narito ako ngayon. Pero nung nakausap niya ang Panginoon, ay nabago ang takbo ng kanyang buhay. Ganon din sa atin, hanggat hindi mo na papatunayan at na tutuklasan kung ano ang dahilan ng Diyos at dahilan ng buhay mo, bakit nariyan ka sa kinalalagyan mo, ay magiging nasa balag pa rin ang alanganin ng iyong paglilingkod at paglalakad. Sa Exodus chapter 3 verse 12, God answered na kung namarahil ng Panginoon ang mga bagay na mayroong nakatagong katanungan si Moses, nakita natin na napakabait ng ating Diyos at nalalaman niya ang kanyang iniisip. Kanya, ito lang ang kulang kay Moises, kaya ito yung binanggit ng Panginoon. I will be with you, and this is your sign that I am the one who has sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God at this very mountain. Not until you find the purpose of your life, ladies and gentlemen, and unless you will come to your senses that you were not just positioned to your place where you are in right now, that your life has been prepared for God's plan, and we have to do is to let God and lean not into our own understanding. Habang hindi mo na didiscovery kung ano yon sa iyong kinatatayuan ngayon, magiging katulad ka ng iba, magiging katulad tayo ng iba, na ang direksyon ng ating buhay ay walang patutunguhan. But here's the thing. Alam mo ba ninyo na ang buhay ay mayroong dalawang dakilang araw na nangyayari at mangyayari at nangyari sa bawat isa? Number one is that there are two great days in person's life. One is when you were born, and the other one is the day when you will come to discover why you were born. Moses was 80 years old when he began to serve God for 40 long struggled years. 40 taon muli na kanyang pinaglingkuran ng Panginoon. Ilang taon na ho ba kayo naglilingkod sa Diyos? O hindi naglilingkod, kundi ilang taon na kayong dumadalo sa fellowship na hanggang ngayon wala pang nangyayari sa inyong buhay? Umuupo, umuuwi, nakikinig, at ganun lang ang nangyayari. 40 years. But he found his contentment. I'll say it again. He found his contentment and purpose in life when he encountered God, the consuming fire in a burning vision. Nakita pa niyo yung larawan na nung mula sa burning bush ay lumitaw ang isang anghel at kinakausap ang si Moses. At nung nagsimula siyang lumapit, biglang ang tinig ng Panginoon ang kanyang narinig at tinakpan niya ang kanyang mukha. Dahil nung unang panahon, kapag nakikita mo daw ang Diyos noon, mamamatay ka, kaya tinatakpan nila ang kanilang mga mukha. Sa inkwentrong ito, mga kapatid, mga magulang, sa pagkakataong ito na nakausap niya ang isang Diyos na makapangyarihan na lumikha sa kanya, pagkatapos nito madali lang ang isang nangyari, maaring walang binanggit sa banal na kasulatan kung gaano katagal. Ngunit nung siya'y bumaba sa bundok ng Sinai, merong naramdaman si Moises.
Mayroong napansin ang kanyang asawa. Mayroong napansin ang kanyang biyanan at ng mga tao. It changed his ways. It changed the way he served God. It changed the direction of his life. A life of consistency and purpose. Dahil kapag walang consistency ang buhay, yung ginawa mo kahapon, tama na. Kailangan hindi lang Lunes, Martes, Miyerkules, araw-araw, tuloy-tuloy ang isang magandang buhay para sa ating Panginoon. If God is a consuming fire, it can destroy anybody. Kung ikaw may kapangyariang apoy, wala na lalapit sa iyo. Katulad kung napanood ninyo yung Frozen, walang lumalapit doon sa isang kapatid dahil lahat ng hawakan niya nagiging yellow. To consider some points is that it will give us the fresh revelation. Maybe habang samahan natin si Moises sa pag-akyat at pag-usap sa Mount Sinai sa ating Panginoon. A revelation and courage to offer our life to God as our destiny and goal as we accompany Moses at Mount Sinai. To understand God's way, we have to be familiar with the burning bush. Kailangan maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin nung nasusunog na apoy. Hindi ka mag-iinudo. Hindi nag-inudo si Moises. Hindi niya lang pinanood kundi meron siyang katanungan. Some study shows that some bushes are insignificant. Maraming nagsasabi sa kanilang mga pag-aaral na ang mga bush ay isang puno na maraming klase, dalawang klase ng maliit na kahoy. Bushes are cursed para sa kanila dahil tuyong-tuyo ito at walang bunga, walang pumapansin. Kaya sabi nila ito'y parang isinumpang kahoy na maliit. Bushes does not bear fruits, hindi namumunga. Bushes can endure people. Maaaring makapanakit. Alam niyo kung bakit nakakasakit ito? Dahil bushes have thorns and most of it are wild and it can grow in the wilderness and in rocky mountains. Matatagpuan ito sa mga kadawagan. May mga tinik po ito na maaaring makasakit. Diyan ay makikita natin ang iba't ibang larawan. Pinakita ko po diyan iba't ibang larawan ng iba't ibang bush. Mga puno. Kita yun, yung isa ay ganito, nasa tabi ng, sa ibaba ng bundok. Meron tayong tinatawag na wilderness bush. Ganyan na parang napakaganda pag sa malayo, akala mo, pero matitinik at masasaktan ka. Meron din naman yung parang akala mo'y maliit na maliit na nyog, pero ito ay isang bush. Iba't iba, mayroon tayong tinatawag wild bush. Ayan, green. At ang mga bushes nung unang panahon ay inaalagaan. Merong dalawang klase, merong magandang parang halaman. Itong Canadian bush, itinatabi sa bahay at magandang pangdekorasyon na parang halaman sa isang hardin. Bumibilog siya. Ano ba ang burning bush? Ba't napakahalagang pinag-aaralan ito sa banal na kasulatan at maraming preachers? Burning bush symbolizes God as a consuming fire. Pag ang binanggit natin ay apoy, ang nasa isipan, lalo na sa mga Israelita at mga preachers, ay ang nasa isipan natin, ang Diyos, ay isang apoy. But Moses was so intact. According to history, marami nagkukwento na taga roon yung mga nagpuntang archaeologists na nung panahong yun na nakikipag-usap si Moses sa Diyos sa Mount Sinai, sa labas pala ay ang buong bundok ay nasusunog daw. Parang may wildfire sa paligid ng bundok habang siya nakikipag-usap sa Panginoon. Pero ang mapapansin natin, hindi naman nasasaktan at hindi naman nag-aalala, si Moises maaring nasa loob nga siya ng bundok pero hindi niyo alam na nasusunog pala ang kapaligiran ng bundok. Ayon sa mga nanggaling na sa panahon natin ngayon sa Egypt, pinasyalan daw nila ang Mount Sinai, ang bundok ng Sinai at walang nakita nila na wala itong mga damo. Walang puno at nangingitim. At parang abandonadong bundok at iniiwasan ng marami.
palatandaan na parang may nasunog nga sa dakong ito. Walang grasses, walang mga halaman, walang tumutubong kahit na anumang damo. Pero kung ating lilimiin ang magagawa ng na-distraction ng apoy ay ito, it can destroy. It signifies the judgment of God. Bakit kaya inihambing ang Panginoon sa isang apoy? Samantalang ang ibig sabihin nito ay destroyer. Maninira at pumapatay. It can consume. Mamaya ay magugulat kayo kung anong ibig sabihin ng Panginoon. Pero ang apoy ay maraming gamit na maganda. It can purify and it cleanses. It is used also for sterilizing agent for apparatus and utensils and tools. Pero sa ating Panginoon, sa marami na nakaranas sa Kanya, it signifies the nature of God and His judgments. Kung ating tutunghayan ang mga kasaysayan, nung nagalit ang Diyos sa Sodom and Gomorrah dahil sa kanilang matinding paggawa ng mga kasalanan, ang lalaki sa lalaki, nagtatabi, babae sa babae, nag-aasawa, nagkaroon siya ng judgment at sabi niya ay susunugin niya ang Sodom and Gomorrah at na natupok ang Sodom and Gomorrah sa pamamagitan ng apoy. Ang Ninive ay ganun din nung kinausap ng Panginoon si Jonah na pumunta at magmisyon sa Ninive upang sabihin sa kanila na sa loob ng 40 araw ay susunugin din at wawasakin ng Panginoon ang Ninive sa pamamagitan ng apoy dahil sa kanilang mga kasalanan. So kapag may judgment ang Panginoon ay nagpapakita siya ng isang malaking apoy upang ipakita ang kanyang galit. Sa John chapter 1, sa Jonah, the Lord gave this message to Jonah. Son of Amittai, get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. So inutusan niya at talagang sinabi niya na kanyang pupugnawin ang Nineveh. Pero ang nais ko pong huling nais iwanan sa bawat isa ay ito po yung mga mensahe ng Panginoon. Merong tatlong bagay na nais kong pagbulay-bulayan natin na nawa ay magkaroon ng nakatangian at magkaroon ng kaugnayan sa ating mga katanungan, sa ating mga direksyon, sa buhay na ating tinatahak patungo sa ating pagsamba. Number one is the bush. Number two is the burning bush. Number three is the bush that was not burning up. Ulitin ko po, mayroong tatlong visual aid na ipinakita ang Panginoon. Ang Diyos ay nakakatuwang nagbibigay palagi ng visual aids in order for the people to see the meaning and the idioms or metaphorical expressions na kanyang binabanggit. Una ay yung bush, the burning bush, and the bush that was not burned up. Yung nasusunog na maliit na kahoy na hindi naman natutupok. Number one, the bush. Ayon sa marami, it is insignificant. They are cursed. Bushes doesn't bear fruits. Hindi namumunga ito. Mga kapatid, maraming bushes sa buhay Kristiyano, sa mananampalataya. They are professing to be Christians but no bearing fruits. Walang nangyayari, walang ginagawa. So ang bush ay inihambing ng banal na kasulatan ng maraming preachers sa kasalanan ng tao, sa taong walang nagagawa, sa taong one-day millionaires, sa mga taong walang ginagawa, kung tawagin ng mga Amerikano ay potato couch. Bushes doesn't bear fruits. Bushes can injure people. Ito ang number one na katangiang hindi maganda ng bush. Paglapit mo at nasagi mo, masusugat ka, masasabit ka. Ang tao, kapag ikaw ay may katangian na katulad ng bush, marami ka masasaktan. Marami ka mapaghiwalay na relasyon. Marami ka mapiprick. You prick other people. Ang ugali ng mga ito, may thorns. Thorny ang buhay mo.
Bushes have thorns. Most of it are wild and it can grow in the wilderness and in the Rocky Mountains. Matatagpuan sa mga dawag. At karamihan nakakasakit ang mga ito. What are your bushes in your life? Sa Romans 3:23, bagamat may mga ganong klase ng buhay, eto siya. Sa Romans 3:23, itong sabi ni Paul sa Romans, for everyone has sinned, we all fall short of God's glory. Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ang buses na ito ay tayo, ikaw, lahat ng hindi nararapat sa Panginoon. Pero ang isang bagay na kapagtataka, ang bus ay tuyong dahon, tuyong bagay na madaling masunog. At ganito ang tao, po mga kapatid. Madaling mahulog sa tukso, madarang sa tukso, madarang sa mga temptations ng buhay. Madaling masunog. That is our bus life, thorny life, the life of sins. Ito yung buhay ng makasalanan, ang bus na ito. We hurt people, we prick people, even our family. We blame people and point other people of our sins. We blame them. Unsolved issues, we are the bus. Marami tayong mga dapat sunugin sa ating buhay at ang Diyos lamang ang pwede makagawa nito. We have to realize our bus life and surrender to God. Maliban na madiskubre natin ang mga thorn life natin, the bus life na maaaring bukas makalawa, isa ka sa madaling matupok ng tukso at temptation at mawala ka sa pagsamba sa ating Diyos. It is about time to discover our bus and then surrender it to the God of flaming fire. Number two, the burning bus. Itong isang nakapagbigay ng pansin kay Moises. Yung isang maliit na puno na naglalagablab ito, pero ang ipinagtataka niya, hindi natutupok. At dito ay mapapansin natin ang mensahe, ang visual aid ng Panginoon. As we come to face with our Lord, we will be surely be burned because of our sins. Nung unang panahon, kapag humarap ka sa Diyos na hindi ka nakapagsisi at may kasalanan ka, namamatay ang tao, nasusunog ang tao. And the same way today, if we will come face to face with our God, with our sin, with our boost life, masusunog ka. We will be consumed because of our transgressions. We will be destroyed if we will not see our boost life. If we will not defeat the boosts in our life and be subjected to God. Mga kapatid, kung hindi natin madadaig ang mga boost life, mga thorned life na ito, pagdating ng apoy ng sunog ng Panginoon, masusunog ang wala sa Panginoon. And the last thing, number three, ito ang isa sa napakagandang patotoo na nakita ni Moses. The bush that it did not burn out. Ang Sodom nawasak sa sunog. Ang Gomorrah nasunog ito. Kapag lumapit ka sa Panginoon, hindi niya pinagkakaila yung pagkatawag sa iyo. It does not matter who you are. It doesn't matter whatever you are. Kahit na ikaw yung natutuyo na, tuyong-tuyo na, kung ipinapakita mo, si Moses, criminal siya. At tutuusin, wanted siya, dead or alive. At para sa kanya, parang walang silbi ang kanyang buhay. At ang burning bush, wala ding silbi at dahil tuyo ito, kaya madaling nasunog. If God is a consuming fire, He can destroy all the enemy and so with the disobedient bush life. It can destroy. It signifies the judgment of God. It can consume all the unfruitful, stubborn people and put them into judgment. Nung oras na yon, kung talagang gustong sunugin ng Panginoon, si Moses, dapat ay nasunog na at patay na siya. Pero yung burning bush that doesn't burn up, hindi nasusunog, hindi natutupok, ito ay mensahe kay Moses. But to those who has the reflection of the Son of God,
You may be like the burning bush, but you will not be consumed. Kapag nakita ng Panginoon na nasa iyo ang refleksyon ng kanyang bugtong na anak, and all the things, the negative things, the thorn life, you have surrendered it to God. Ang apoy na ito, masusunog ka, pero ikaw ay lilinisin, hindi matutupo. Parang ginto. Na ang ginto, para linisin ang ginto, ang ginagawa nila, ilalagay nila sa apoy. At makita mo, nasusunog ang ginto, pero ang masusunog lang sa ginto ay ang mga dumi nito, the rubbish, yung mga bagay na hindi dapat sa ginto. At pag nakita mo, pagkatapos ng apoy, kumikinang ang ginto at wala na siyang mga dumi. At ganito ang nais ipakita ng Panginoon sa atin, kay Moses, at sa lahat ng tatawagin at tinatawag niya, na gusto niya tayong i-purify. Hindi ka masusunog, kapatid. Hindi tayo maaano, sapagkat ang apoy na ito, na bagamat ito'y simbolo ng isang judgment at galit ng Panginoon, ang galit kapag ito'y dumapo sa atin ang apoy na ito. Kaya marami nagsasabi na ang araw, ang init ay papatay sa COVID at papatay dito sa virus na ito. Naniniwala, sumasampalataya ako na one day we will wake up one thing in the morning that this virus will be gone and everyone will be freed and you can take a walk freely and you can have your bike and make everything that you want. Fire for God's children is purification. It cleanses. Alam ba niya ang ground wire? Ganito ang ginawa ng Panginoon nung siya'y napako sa krus. Ang init ng apoy ng ating mga pagsubok. Alam ba niyo na kinurunahan siya ng tinik? We are the boost. Yung koronang yun ng tinik na ikinurona kay Jesus, tayo yon. Yun ang kasalanan ng mundo na ikinurona at pinaghirap ng Panginoon, yung mga latay na yon. Kanyang kinuha ang lahat ng ito, sinahod niya lahat ang mga ito upang sa ganun ay hindi na tayo yung matinik at masaktan at masugatan sa mga buses na ito na maaaring makasugat sa atin. Ganito ang ginawa niya, parang ground wire. Alam niyo ang ground wire? Ito yung nag-a-absorb. Minsan, may nag-deliver ng appliance. Mayroong wire na nakalabas, nakadikit, nakakabit ito sa appliances. Tapos yung isang dulo ay ibabaon nila sa lupa. Sabi ko, bakit? Kasi daw, yung ground wire, ito yung mag-a-absorb, ito yung sasalo sa ekstrang kuryente na biglang magpa-fluctuate, biglang darating sa iyong appliance, masisira kasi ito pag wala. Kaya may mag-a-absorb ng sobrang kuryente para hindi masira at mawasak ang iyong appliance. Kaya ganun ang ginawa ng ating Panginoon. Ang huling iiwanan ko pong ilustrasyon, makita niyo sa larawan, nung nagpagawa si Nebuchadnezzar ng kanyang ribulto na ginto sa gitna ng kanyang kaharian, makita niyo, nakatayo yung gintong estatwa niya. At nung pasinayang, sabi niya, lahat ng Hebreo, ng Hudyo, lahat ng bayan ng Babylonia ay dumako dito sapagkat may pasinaya tayo at kailangang yumuko ang lahat ng tao rito. At ang sabi ni Shadrach, ni Abednego at ni Meshach ng mga Hebreo, kailanman mahal na hari ay hindi kami yuyuko sapagkat makapangyarihan at tapat kami sa aming Diyos. At nung nakita nga ni Nebuchadnezzar na ang hari na hindi sila yumuko, kagyat makikita ninyo sa ikalawang larawan natin, itinapon sila sa isang hurno, sa isang incinerator na pinainit ng 7 beses. Umiyak ang mga kaibigan at mga Hebreo dahil nakita nila kung paano sila itinapon at dahil sa pinainit ito ng 7 beses, yung mga nagtapon sa kanila ay naunang nasunog. At nung naitapon at bumagsak na sa hurno, aalis na sana ang hari. Kaya lang naisipan ng hari na siya ay lumingon at laking ikagulat niya dahil doon sa kanyang nakita sa pintuan ng hurno ay nakita niya na nakatayo yung 3 Hebreo na nagsasayaw at sumasamba at ang lalong ikinagulat po niya, hindi 3 ang naroon kundi 4. Kaya ang kanyang tanong, di ba 3 ibinilaglag natin? Bakit 4 sila at yung ika-4 ay parang ang kanyang aura ay isang
parang isang anak ng Diyos. Kaya natakot siya at nanginig, kaya ang sabi niya, inutos niya sa kanya, halika kayo, lumabas kayo. At maaring masayang masaya at lumulundag pa yung tatlong Hebreo, si Meshach, si Abednego at si Shadrach. At nung sila'y lumabas, ang mga damit hindi nasunog, yung mga buhok nila hindi nasunog. At nung sila'y lumabas, sinalubong sila ng mahal na hari. At ang kanyang kautusan nung sandaling yun, nung araw na yon, mula ngayon, ang Diyos ni Shadrach, ni Abednego at ni Meshach ay hindi nyo dapat laitin, hindi nyo dapat pagtawanan at kailangan igalang ang Diyos nila sapagkat makapangyarihan. Alam nyo mga kapatid, pagkakataon na upang sa bago natin pagtulog, hihimlay tayo at muli matutulog. Maaring may mga buses sa buhay natin, mayroon tayong thorny life at sa ating pagpikit ay pwede nating isuko sa ating Panginoon. Maaring ang sagot ng marami dahil marami tayong prayers who are not answered, who had not been answered. At kapag dumating naman ng sa kasagutan, the answers are not yet enough. Kaya minsan may katanungan pa rin tayo. Minsan may hinihingi tayo sa Diyos pero pag dumarating sa atin, ay kabaliktaran dun sa ating hinihingi. Sometimes we ask for strength, but God gives us difficulties. Why? To make us strong. Napapansin niyo kapag nagtagumpay kayo sa mga hirap na pagsubok, lumalakas tayo. Sometimes we ask for prosperity, and God gives us intelligence and muscles us to work. Sa halip na bigyan ka ng, sabi nga nakasabihan natin, huwag mong bigyan ng isda ang tao. Bigyan mo rin siya ng lambat para matuto siyang manlambat. Sometimes we ask for courage, but God gives us obstacles to overcome. We ask for love, and God put people with problems in our path. Minsan, humihingi tayo ng mga tapat na kaibigan at pag-ibig at pagmamahal. Pero magtataka kayo, ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay ang mga taong punong-puno ng problema, punong-puno ng mga hinanaing, punong-puno ng mga suliranin, at para bagang ikaw ay hindi na malulutasan. Pero ang totoo, kaya ka dinalahan ng mga kaibigan ng punong-puno ng problema ay upang magamit ka para sa kanila at maging instrumento. Hindi ka isang boost, hindi ka isang thorny life, wala kang boost life. Kailangan ang apoy na galing manggagaling sa Panginoon ay tutupok sa atin upang sunugin ang mga rubbish, ang mga basura, ang mga kalikuan, mga negative things sa ating buhay. Ano ang pangako ng Panginoon sa mga alagad? I will go to my Father, and the Spirit, the fire, will come down and you will be baptized. Fire will come down and you will be baptized. At kapag dumarating sa isang malungkot na bahagi, ang apoy ng init ng presensya at pagmamahal at pangintindi ng Panginoon ay naroon at ating mararamdaman. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo magwakas sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang aming buhay. Dito po namin natutunan at natunghayan sa isang maiksing kaparaanan ng iyong salita. We are the thorns. We have the boost life. And we had been keeping this boost na madaling masunog, matupok. Ngunit nais po namin, Panginoon, na ang buses na pupunta po sa amin na magiging gawi ng bawat isa ay isang puno, isang bus na bagamat ito ay punong-puno ng mga tinik, ay maglalaho sapagkat ikaw ang siyang presensya. At kung ang apoy na ito na aming mararamdaman at ang pagsubok na ito ay na aming na nakikita ngayon, itong enhanced community quarantine na ito,
Oh Father, we thank you because the life is just normal because we always dwell in your presence. Normal because provisions just comes in, Father God. Kahit na nilalagpasan kami na maraming biyaya at pagpapala na ayon sa marami ipagkakaloob, salamat o Diyos sapagkat hindi ka nagpapabaya. Ibinibigay at pinagkakaloob mo mga bagay na para sa aming lahat. And the life is just normal. The only thing is that hindi nga lang kami nakakalabas. But I believe because of this quarantine, Christians had been meditating, had been throwing back, at maraming talento, maraming skills, maraming gifts na lumitaw. And we have discovered many things that we could do even though we are not outside. Your presence, at lalo naming nakita kung si Moses ay na-quarantine mo ng ilang araw at ilang linggo sa bundok ng Sinai, mas mahaba po yon. Pero nung siya'y natapos sa quarantine na ito, pagkatapos ng sunog na yon, ng burning bush na yon, nakaramdam siya ng contentment at life, nakita niya ang purpose sa kanyang buhay, whatever he is, whoever he is, naroon ang iyong biyaya sa kanyang buhay. Naroon ang iyong presensya, naroon ang inyong glory na iyong pinatnubayan, at naroon narinig ni Paraon ang kanyang kapangyarihan na iyong pinagkaloob, at mula noon naroon ang kalayaan, at siya din ang nagpalaya, Panginoon, sa iyong mga bayan, sa mula sa pagkaalipin, mula sa mga sumpa, mula sa mga salot na ito. And we believe every morning that your power, your miracle is always with each and every one of us. Father, we claim healing. We thank you for our Uncle Pio right now, for Aunt Marlene, for my mom, for Auntie Siding. Father, thank you for Evelyn, for your healing. Thank you for our grandchildren, for my daughter. Thank you for Mommy Josie. Thank you, Father, for every fellowship, for every pastor, for every opening that we could have our mass gathering, that we could have our fellowship together, enjoying one more time your blessing of fellowship and your presence, and enjoying, Father God, one another in fellowshipping and gathering, Father God. And thank you for that experience na darating po sa aming lahat. Tonight, we give you all the glory, we return all the glory and all the blessing. In Jesus' name we pray. Amen.